Hi guys, so ito naman ako si Aboy. This will be our fourth part sa series natin ng pag-open ng ating master plan na in-order natin from San Fernando, La Union. So buksan na natin. This time, yung ginamit niyang pang cover is paper cup. So, more like yung matangkad ito. Okay, not sponsored. Okay, kung hindi niyo pa nga pala panood yung first three videos, sama ko sa comment para ma-check nyo rin yung kasamahan na order natin. So medyo kuluntoy na siya, sana mapabuhay uli natin. Mukhang napagod sa biyahe. Okay, so Bali Community Pot din ang ating pang-apat na pot. Meron siyang Burmani. Tapos meron din siyang yung medyo lantutay or lanta is the Filiformes. Oh, actually tatlo siya. Meron siyang Filiformes, tapos may X-Bell siya. Or X-Bellezinia. Okay, so research ko muna tapos discuss ko sa inyo. Okay. So apparently yung mahaba yun yung Filiformes. Anyway, lahat naman sila is Sanju or Sanju sila, classification nila. So yung pinakamahaba lang is the Filiformes. At ano ba information sa natin sa Filiformes? Okay, so yung Filiformes, maabot din siya ng 4 inches to 12 inches and above.
So, mahaba siya talaga. So, eventually, kailangan din natin siya lagyan ng balag para direct na pataas yung tubo niya. Tapos, soil niya, the normal na ginagamit sa mga carnivorous plant mix. So, yung mga sphagnum moss. Tapos, may perlite. Tapos, yung light, it's either indoor siya pero bright yung ilaw, or full sun to partial sun outdoor. Pero mas nag-thrive siyang yung glow niya, grow niya pag soggy na bog garden or yung sa greenhouse siya nakatanim. Okay, so second sa community pot natin is the Drosera X-Bell or Drosera X Bellesania. Ito yung medyo mas mahaba. Para siyang Burmani na mapahaba naman siya. Mas mahaba yung stem niya. Okay, so yung height niya, pwede siyang umabot ng 3 centimeters. Tapos pagpalapad naman, 4 centimeters. Pero yung adult niya, umabot ng 5 to 10 centimeters. Yung width, 10 centimeters din. Tapos namumulaklak siya around January to July. So sana mapamulaklak din natin siya. At for plant care, mas prepare daw nitong X-Bell indoor. Tapos, pero kailangan niya maliwanag talaga. So kailangan natin ng grow light. At watering high. So kailangan niya laging basa. Okay, so yung kailangan daw yung pinuprune din yung mga dead stock niya. So after 2 years daw, dapat na siyang i-repot siguro pag punong-puno na siya o para maka ano pa ng maayos or lumaki pa or makapagparami pa siya. So ito yung ating closer pictures ng ating community pot. So again, maraming pong salamat sa pagsama sa aking vlog. Samahan niyo po muli ako sa mga susunod pang videos nating i-upload. I normally upload videos every Friday around 8 p.m. hanggang sa muli.